Welcome to Invest Ed. So yung company na analyze natin at re-reviewin ay ang company na China Bank, okay? So sa pag-re-review at pag-analyze, magkakaroon tayo ng idea no kung ano yung strength and weaknesses ng company at magkakaroon tayo ng matibay na konklusyon at matibay na pundasyon sa pag-invest natin sa stock market. So kung ready na kayo, samahan niyo ako. Let's start and see you on the other side. Hello guys, welcome sa channel natin. Kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mong kakalimutan na i-subscribe and pindutin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas sa channel natin, no? So dito, binabahagi ko yung 7 years of experience ko sa pag-trade at pag-invest ko sa stock market. And ang agandahan pa dito, it's completely free. Maraming salamat. Okay, so umpisa na natin. See you on the other side. China Banking Corporation, a commercial bank, provides financial products and services to corporates in the Philippines. The company offers deposits and related services, including checking, savings, and time deposits, social security system pensioners accounts, safety deposit boxes, night depository services, cash delivery and deposit pickup services, and out-of-town checks. It also provides loans and credit facilities, such as corporate and commercial loans, loan syndication products, project, structured, and trade financing, working capital and revolving credit facilities, factoring receivables, and consumer loans, which include real estate loans, contract-to-sell facility, and vehicle loans, as well as credit cards. In addition, the company offers international banking products and services, including letters of credit, shipping guarantees, documents against payment and acceptance, open accounts, negotiation of export letters of credit, import-export finance, customs and duties tax payments, telegraphic transfer, foreign exchange, and inward and outward remittance, as well as foreign currency accounts, loans and bank drafts. Further, it provides bonds, syndicated loans, corporate notes, and long-term negotiable certificates of deposit, mergers and acquisition advisory, as well as valuation and securitization services, treasury, trust and investment management, wealth management, payment and settlement, cash management, and internet and mobile banking services, and insurance products. The company operates through a network of 631 branches and 1,002 automated teller machines. China Banking Corporation was founded in 1920 and is headquartered in Makati City, the Philippines. Welcome sa market performance na company. Nakikita natin dito in 7 days return, down siya by 0.5%. The industries na kinabibilangan ni China Bank ay nasa 1.8% up and the Philippine market nas up by 2%. And comparing to the 1-year return of a company versus the industries, nakikita natin dito, the company exceeds the Philippine bank industry which returned a 35% down over the past year. Comparing to return of a company versus market, the company exceeds the Philippine market which returned a 24% down while the company meron lang 13.4% down over the past year. Okay, this is the price volatility versus market. Nakikita natin dito yung volatility ng company nasa 0.47 while the industries ay nasa 0.53 and yung average market volatility ay nasa 1. So nakikita natin na less volatility yung company versus sa industries and market. Okay? And this is the shareholders return over the past 7 days return to 5 years return. Nakikita na natin dyan, nilagay na natin para magkaroon tayo ng more features pa sa company na mga ina-analyze natin. So, yan, nakikita natin ito. Yung 5 years return, nakikita natin na down by 38.5% while the industries down by 28.2% comparing to the market, down by 12.7% over the past 5 years. Okay? Okay, kung i-include natin yung dividend, nakikita natin nag-iiba siya. Okay? And this is the price-to-earnings ratio ng company. No? Nakikita natin dito, comparing to the industries, the company PE ratio is in the line with the Philippine Bank Industries na mayroong 5.2 PE ratio and the company meron din 5.2. And comparing to the market, nakikita natin dito, company is a good value based on its PE ratio compared to the Philippine market na mayroong 12.6 PE ratio and yung company ay mayroong 5.2
P/E ratio. And this is the price to book ratio ng company. Nakikita natin dito, meron siyang price to book ratio na 0.6 compared to the industries. The company price to book ratio is in the line also in the Philippine industries na meron 0.6. Past performance na company over the past 5 years, nakikita natin dito historically annual earnings growth nila ay nasa 13.4% over the past 5 years. And this is the earnings and revenue history ng company. Nakikita natin dito, in December 31, 2013, meron silang revenue na 14.68 billion pesos per year, while the earnings ay nasa 5.1 billion pesos per year. And meron silang net profit margin na nasa 34.8% profit margin. And fast forward to 2020, June 30, 2020, meron silang revenue na 33.5 billion pesos per year, and earnings na 11.1 billion pesos per year, and profit margin na nasa 33.1% profit margin. Also, in terms of quality of earnings, nakikita naman natin dito na red flag tayo sa kanya because the company has a high level of non-cash earnings. In terms of growing profit margin, nasa green flag tayo sa kanya naman because the company current net profit margin are higher than last year na meron 29.2% and now nasa 33.1% na yung kanilang net profit margin. And this is the past earnings growth analysis. Nakikita natin dito, in past 5 years, annual earnings growth nila ay nasa 13.4% while the industries na kinabibilangan ay nasa 11.7% and market nasa 8.3%. Okay? And in terms of last year earnings growth, nakikita natin na the company ay nasa 27%, the industry's average ay nasa 16.8%, and market down by 9.7%. In terms of earnings trend, nasa green flag tayo naman sa kanya because the company earnings have grown by 13.4% per year over the past 5 years. And in terms of accelerating growth, nasa green flag also tayo sa kanya because company earnings growth over the past year exceeds its 5 years average na nasa 13.4% per year and now nasa ano siya no, nasa 27% na. And in terms of earnings versus industries, nakikita naman natin diyan nasa green flag tayo sa kanya because the company earnings growth over the past year exceeds its bank industries na nasa 16.8% while yung kanyang growth ay nasa 27%. And this is the return on equity ng company. Nakikita natin dito na yung kanyang return on equity ngayon ay nasa 11.4% while the industries ay nasa 9.6%. Nakikita na natin na mas maganda, no? Mas mataas siya doon sa ating industry. Maganda yan. And nakikita natin na nasa 11.4%, which is good. Kasi gusto natin makita, it is considered good return on equity kapag 10% pataas. It is considered good return on equity. Okay? In terms of high ROE, nasa red flag tayo sa kanya because the company return on equity is considered low. Okay? Kasi pag sinabi natin high ROE, ang measurement natin dyan ay nasa 20% pataas na, it is considered high ROE. But still, yung 11.4% na nakuha ng company na return on equity, it is considered a good return on equity. Okay, so ano nga ba itong return on equity? So, para mas lalo nating maintindihan, no? Yung return on equity, ito yung management analysis natin, no? Kung gaano kagaling yung management or yung company to handle other people's money. So, yun lang yung ibig sabihin nun. Okay, so in terms of return on assets ng company, nakikita natin dito na meron siyang 1.1% and in line siya doon sa ating industries na mayroong 1.1% also, no? So, yung return on assets, it is a management analysis din also, no? Ang sinasabi naman dito sa return on assets, ang ibig sabihin naman nito, ito yung kita ng company compare sa kanyang mga ari-arian. And this is the balance sheet snapshot ng company, okay? Okay, now dumako tayo sa financial health na company or financial institution analysis, no? So, sa mga banking sectors, no, baka magtataka kayo bakit iba yung ating kinukuhang ratio. Yes, iba naman talaga ang pagkuhan ng ratio ng banking sectors, so, no? So,
Unang-una, kinukuha natin dito yung asset level ng company. So, nasa green flag tayo sa kanya because the company asset to equity ratio is moderate, no? So, bakit natin nasabi na moderate yung kanyang asset to equity ratio? Kasi nasa inline siya doon sa ating asset to equity ratio na 10 pababa lang yung kanyang asset to equity ratio. So, nakikita natin dito, mayroon siyang asset to equity ratio 10 times. So, ibig sabihin, inline siya doon sa ating gustong makitang moderate na asset to equity ratio. Okay, so ano nga bang ibig sabihin itong asset to equity ratio para mas lalo nating maintindihan? So, ito daw ay, it measures how much a company is financing its operations through debt versus their wholly owned fund. Okay, so the higher the ratio, the more debt a company uses to fund its operation. So yun lang ibig sabihin nun, no? So pag mas mataas sa 10 times, ibig sabihin nun, mas malaki na yung kanilang ginagamit na na utang kesa sa kanilang wholly owned fund, no? Yun lang ibig sabihin nun. Now, in terms of allowance for bad loans natin sa kanya, nasa red flag tayo sa kanya. Because company has a low allowance for bad loans na nasa 89% lang. So, bakit natin nasabi na low yung kanyang allowance for bad loans? Gusto kasi nating makita ay nasa 100 pataas yung kanyang allowance for bad loans. 100%. Nakikita na kasi natin dito nasa 89% lang yung kanyang allowance for bad loans, no? Kaya natin nasabi na mababa yung kanyang allowance for bad loans. Ngayon, ano bang ibig sabihin nitong allowance for bad loans para mas lalo dating maintindihan din? Yung allowance for bad loans, ito yung a reserve to account for possible future losses from loans, no? So, a high allowance for bad loans, it means the bank can withstand for possible future losses. Okay? So, yung gusto natin makita ay nasa 100% pataas yung kanya allowance for bad loans. Okay? And now, in terms of low risk liabilities, nasa green flag naman tayo sa kanya because 87% of company liabilities are made up of primarily low risk sources of funding. So, yung meaning ng low risk, no? Or low risk sources of funding. Ang ibig sabihin niyan, ito lang yung customer deposits, no? Yung mga nagde-deposit sa company or sa banko. Ito yung customer deposits are primarily sources of funding, which is less risky than borrowing externally. In terms of loan level, nasa green flag also tayo sa kanya because company has an appropriate level of loan to asset ratio na mayroong 59%. No? So, bakit natin nasabi na appropriate yung kanyang loan to asset ratio? Kasi gusto natin makita, nasa 110 pababa lang yung kanyang loan to asset ratio. Percent pababa lang. Okay? Hindi siya lalagpas ng 110% yung kanyang loan to asset ratio. Which is, in this case, nakikita natin na nasa 59% yung kanyang loan to asset ratio. Kaya natin nasabi na appropriate yung kanyang loan level. Ngayon, ano nga ba itong loan-to-asset ratio para mas lalo nating maintindihan? Measures the level of bank outstanding loans to its total assets. So, a high loans-to-asset ratio could mean high risk because loans are less liquid than other financial assets. Okay? So, meaning kapag mas mataas na siya doon sa 110%, it is considered a high loan-to-asset ratio. Kino-compare lang dito yung outstanding loans to its total assets. So, yung low risk deposit naman na sa grid tayo sa kanya because the company loan to deposit ratio ay nasa 75%, it is considered appropriate. So, bakit natin nasabi appropriate yung kanyang loan to deposit ratio? Because a loan to deposit ratio below 125%, it is considered appropriate. No? Huh? So, which in this case, nakikita natin na nasa 75% yung kanyang loan-to-deposit ratio. So, ano nga ba itong loan-to-deposit ratio para mas lalo din nating maintindihan? Okay, ito naman yung loan-to-deposit ratio. Ang ibig lang sabihin nito, ito, mini-measures lang dito yung bank liquidity ng company. So, compare lang dito yung total loans to its total deposits. Okay? So, in terms of level of bad loans, nasa red flag tayo sa kanya because the company has a high level of bad loans na nasa 2.3% yung kanyang level of bad loans. So, ano nga ba itong bad loans, no? Or bakit natin nasabi na high yung kanyang bad loans? Kasi gusto natin makita na less than 2% yung kanyang level of bad loans.
So, dito kasi nakita natin na sa 2.3% yung kanyang level of bad loans. Kaya natin nasabi na sobrang taas na kanyang level of bad loans. So, ano nga ba itong level of bad loan para mas lalo nating maintindihan lahat? Yung level of bad loan or yung bad loans, ang ibig sabihin nito, ito yung mga nangungutang sa company o sa banko na hindi na talaga nila nababayaran yung kanilang inutang, no? So, ayun yun. So, nasa 2.3% yung kanilang bad loans. Okay? So, mataas na yan. And now, dumako tayo sa dividend ng company. Okay, this is the current dividend ng company, no? Nasa 4.63%. Okay, this is comparing to the dividend yield versus market. Nakikita natin dito na notable dividend siya, no? Nasa green flag tayo sa kanya because the company dividend is higher than the bottom 25% dividend payers in the Philippine market na nasa 1.7% lang while the company nasa 4.6%. In terms of high dividend, nasa green flag also tayo sa kanya because the company dividend is in the top 25% dividend payers in the Philippine market. The stability growth payments na company ng kanilang dividendo. No? Nakikita natin dito yung kanilang dividend yield noong May 7, 2010 nasa 3% per year and dividend per share na nasa 0.6 pesos dividend per share. And fast forward to October 20, 2020, yung kanilang dividend yield na ay nasa 4.6% per year and the dividend per share ay nasa 1 pesos dividend per share. Also in terms of stable dividend, nasa green flag tayo sa kanya because company dividend per share have been stable in the past 10 years. And in terms of growing dividend, nasa green flag also tayo sa kanya because company dividend payment have increased over the past 10 years. Okay? In terms of current payout to shareholders, nakikita natin dito na mayroong 24% yung kanilang payout ratio. Okay, so ano ibig sabihin nitong payout ratio na 24%? So, ang ibig sabihin nito, 24% na kanilang earnings ay binibigay nila sa dividendo. In terms of dividend coverage, nasa green flag tayo sa kanya because with its low payout ratio, the company dividend payments are well covered by earnings. Okay, this is the leadership team na company. Nakikita natin dito yung kanilang president and CEO na si William Wang. Merong tenure sa company na 2.92 years. This is the rest of leadership team na company. And in terms of experience management, nasa green flag tayo sa kanya because the company management team is considered experienced na merong 2.9 years average tenure and average age nasa 57 years old. And this is the board member ng company. Okay? In terms also of experience board, nasa green flag tayo sa kanya because company board of directors are considered experienced na mayroong 9.4 years average tenure and average age na nasa 67.5 years old. So, yung ibig sabihin nitong board of directors, no, sila yung nangangalaga sa kapakanan ng mga shareholders ng company. And this is the ownership breakdown ng company. Nakikita natin dito, 44.8% owned by general public, 26.9% owned by public companies, 21.3% owned by private companies, 3.6% owned by individual insiders, 2% owned by employee shares, and 1.4% owned by institutions. So in terms of dilution of shares, nasa green flag also tayo sa kanya because shareholders have not been meaningfully diluted in the past year or recently. So yung meaning nitong diluted shares or dilution shares, kapag nag-i-issue, nag-raise ng shares yung company, bumababa yung ownership percentage ng mga shareholders ng company. So yun lamang yun. And this is the top shareholders ng company. 26.89% owned by SM Investment Corporations and merong current value na 15.6 billion pesos. And this is the rest of top shareholder ng company. And as of December 31, 2019, meron silang number of employees na 9,800 employees. Okay guys, so alam na natin no, kung ano meron sa company and alam na natin no, kung ano yung financial positions ng company. So dumako na tayo sa intrinsic value ng company. No? So una-una, hanapin muna natin yung forecasted net income ng company for 2020. Okay, yung forecasted net income ng company na nahanap natin no, for 2020 ay nasa 8.2 billion pesos net income forecasted. Okay, so ito yung gagamitin natin para makuha yung intrinsic value ng company.
Kasi ilalagay lang muna natin siya dito sa ating Excel sheet. Okay. Now, yung susunod natin kukunin yung average P/E ratio ng company for the past 5 years. Okay, this is the P/E ratio ng company for the past 5 years, no? So, i-average lang muna natin to. Okay guys, so kung wala kayong BPI trade, pwede nyo naman gamitin yung MSN Money. So, makukuha nyo rin doon yung 5 years P/E ratio ng company. Okay, this is the average P/E ratio ng company, no? So, ilalagay lang din natin to sa acting Excel sheet. Okay, yung susunod natin kukunin yung current price ng company and yung current market cap ng company. So, para makuha yun, pupunta lang tayo sa Reuters.com. Okay, so this is the current price ng company na time na ina-analyze natin to, na nasa 21.65 pesos. Kanyang current market cap ay nasa 58 billion pesos. So, ilalagay lang muna natin tong current price and current market cap. Okay, so nalagay na natin yung current price and current market cap. So, ngayon nakita natin dito yung kanyang intrinsic value ay nasa 29.38. And yung ating margin of safety ay nasa 23.51. So, meaning na margin of safety, kapag yung current price ay nasa margin of safety or below margin of safety, it is considered buy ratings alone in terms of intrinsic value. And also, no, yung margin of safety, ito yung buffer natin sa intrinsic value para makabili tayo ng sale sa company. Okay? So, nung time na ina-analyze natin to, yung kanyang current market price ay nasa 21.65 pesos. Okay, so below siya doon sa ating margin of safety. So, it is considered a buy ratings alone in terms of intrinsic value. And yung ating potential upside sa kanya ay nasa 36%. Okay, pag na-reach niya yung ating 29.38 na intrinsic value. Okay, so ito yung summary ng pag-aaral natin sa company. So yung nakita nating risk analysis sa kanya, there's a high level of non-cash earnings. And yung nakita naman nating reward, trading at 36% below our estimate of its fair value. Okay? And the P/E ratio is below the Philippine market na merong 12.6 P/E ratio while the company ay meron lang 5.2 P/E ratio. And earnings grew by 27% over the past year. And also, no, the company pay a high and reliable dividend for dividend of 4.63% dividend. Okay, so nakita natin, no? So ito yung mga nakita natin sa company. Kasi sa pagre-review at pag-analyze ng stocks, magkakaroon tayo ng idea at malalaman natin kung ano yung strength and weaknesses ng company. And also, no, malalaman natin kung karapat-dapat ba siyang pag-investan ng pera nating pinaghirapan. Okay? And sa pag-analyze, pag-review ng stocks, magkakaroon tayo ng matibay na konklusyon at matibay na pundasyon sa pag-i-invest natin sa stock market. Okay guys, so hanggang dito na lang muna yung ating pag-review at pag-analyze sa company na to. Okay, sana may natutunan kayo at maraming salamat sa inyo guys. So marapit na tayo mag 2,000 subscribers. And as always, invest wisely and see you on the other side. Hello guys, welcome sa channel natin. Kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mong kakalimutan na i-subscribe and pindutin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas sa channel natin, no? So dito, binabahagi ko yung 7 years of experience ko sa pag-trade at pag-i-invest ko sa stock market. And ang kagandahan pa dito, it's completely free. Maraming salamat. See you on the other side.